Nagtataka tayo bakit ang lagi na lang nagkakaroon ng mastitis ang ating mga dam, yung like sample na ganyan, malapit ng iwin, nag-mastitis pa. Ang reason pala kaya nagkakaroon ng mastitis tayo ay yung madumi na kulungan. So sa akin dito sa farm, ang ginagawa ko dito sa rabbitry ko, yan, nagdagdag tayo ng almost 12 holes ulit, kakargaan natin yan. Balik tayo sa pag-usapan natin, hindi malinis yung kanilang anakan. So napakadumi yung flooring, yung isa yung sanhin ng mastitis o kung screen yung gamit natin, kinakalawang na yun at nagkasugat na yung didi ng ating alagang rabbit. Doon na nag-start yung mastitis, yung hindi malinis. Kasi yung mastitis po, according sa pag-search ko, yung mastitis pala ay ito'y virus or parang kwan ito, yung parasite na naninira ng kwan, titigas na yung didi ng dam natin, tapos mangyari na mga ngangayat na mamamatay na. So yun yung kanya, yung bad bacteria yan na makakapit sa kwan natin. So kasalanan din natin kaya nagkakaroon ng mastitis kasi kinulong natin sila. Ang problema, hindi pala tayo naglilinis. Akala ko noon ay pids. Kaya ang dahilan, pits at ang dahilan, yung pala, yung kulungan din pala. Kaya ang gagawin natin ngayon, ang ginagawa ko, yan, itong dalawang ito, yung number 9, tapos itong, yung isa, mga nganak na kasi bukas. Kaya ang gagawin namin, ginagawa ko dito, nililipat ko muna yung iba, tapos i-disinfectant natin gamit ng Clorox or Major D, o anuman klaseng disinfectant, linisin na natin mabuti itong kanilang kulungan. Para sa 31 days hanggang iiwalay natin yung kanyang mga anak, malinis na malinis at wala nang bakterya dyan na nakakapit. So yun yung advantage. Ang gamit ko ngayon ay Clorox na meron Major D. Tag 24 pesos lang po yung Major D. Kumpara lang sa mamamatay yung dam natin na tag 3,000, 4,000 ng dam. Kaya ang advice ko, linisin mabuti para magwala ng bakterya dyan, wala na yung mangpatay sa ating mga rabbit. Yun, gamit ko dito, ninalis ko yung mga tahi na, tapos mamaya linisan ko mabuti. Then, wag natin ilalagay yung rabbit dito hanggang tinding tuyong tuyo. So, 2 days na walang laman ito, ililipat ko na sila bukas ng gabi dito. Tapos lalagyan ko ng dayami. Ganun ako mag-prepare ito. Ito yung mga anak, ang laki na ng tiyan. Tingnan po natin. No, ang daming tahi niyan, tapos mga nganak siya, magpapagatas siya. Yun ang problema ng plastic mating kung malalaki yung tahi niya. Yan, ang laki ng tiyan nito, grabe. Tapos yung isa doon, ang laki din yung tiyan niya. Yun yung mga nganak bukas or next day, kaya ipiniprepare ko na po yung kanilang anakan na malinis na malinis na. Ganun yung ginagawa ko, nililipat ko yung iba, yung matagal pang manganak. May mga kids ako yan, yung grow out ko pa doon para malinisan lang yung paanakan. So now may natutunan tayo ulit, kasalanan natin kaya mayroong mastitis kasi madumi yung kulungan pala. So yun, mag-disinfect lang tayo, ilinisin mabuti bago manganak para maiwasan natin yung mastitis. So hanggang dito na lang tayo muli. Kung bago ka sa akin channel, don't forget to share, subscribe my channel and G17 TV. God bless and see you next vlog.